Congratulations. Tapos may tapos kailan yata ang nagkaroon ng Saturday sa ngayong ano mga shows na tama ba? Na dire-diretso Mondays to Saturdays. Syempre ibig sabihin noon maraming positive feedbacks na natanggap yung network about sa show niyo. Personally, kung nagbabasa kayo ng mga comments ko about sa YouTube, sa social media, ano yung mga yung most flattering na comment about you or di kaya sa show niyo na nabasa niyo? Mahilig po kasi ako magbasa ng mga comments, lalo na po sa YouTube. Kasi doon mo malalaman po yung mga tao ba talaga na nanonood. Ganyan. So para sa akin, natutuwa sila kasi sobrang tapang ko daw. Pinagtatanggol ko si Mai at saka si Lenten. So sobrang natutuwa sila sa akin. Kasi ako lang din po yung may kayang kalabanin si Brianna. So abangan niya ko. Brianna, hindi si Enyo. Brianna. Si Brianna ako ngayon. Ayun po, so madami pa po kayong dapat abangan, lalo na magkasama na si Ella at si Brianna sa isang bahay. So ano bang mangyari? Excited lang po talaga siyang awayin ako eh. Excited lang po. Para sa akin po, mahilig ito ang magbasan ng comments. Basta kahit ano po tungkol kay Miley, dahil na-comment po ng mga viewers, masaya po ako doon. Good or bad man po, kasi ibig sabihin po na naapektuhan po sila kay Miley. And ayun po, pumapasok na po sa utak po nila si Miley kesa po kay Jillian, pag nanonood po sila ng Prima Donas. Super happy po ako doon. Para sa akin po, sobrang positive feedback po. Katulad yung kung sinabi nila. Mahilig din po ako magbasa ng mga comments sa YouTube. Lalo na po yung mga mabibigat na eksena. Na po kung okay kaya yung pag-arap namin sa eksena o may kulang pa ba. And so far, ang sinasabi lang po yung kamawa si Mai. And pag nagpo-post po kami sa Instagram or kahit sa TikTok, FB, ang comment lang talaga, paano si Mai? Di ba talaga favorite si Mai? Teacher ko sa school. Si Mai ba? Hindi talaga and may mga times po na nagtatanong po ako sa mga relatives ko po kung kamusta po ako bilang Brianna. Kasi po, sa mga ganong feedback po nila, doon din po ako mag-turo eh. Kung sasabihin po nilang nakakainis si Brianna, edi good po yung ginagawa ko. Kung sasabihin po na hindi po masyado ang mag-inis, then I have to work on pa po as Brianna. Mga ganon po. Pero yung pinaka-flattering po na comment na nabasa ko po sa FB is that ako ang magaling yung gumagana ng Brianna kasi lahat kaya na iinis sa kanya. And yun po yung parang na, ano ko pa siya, first time ko lang po yung photo dito, tapos ganun po yung comment sa akin. Mommy Kendra, so parang doon po ako na guilty na bakit ito nangyari. Dapat, buti na lang po yung vlog na may ganyan. Pero nandun pa rin po yung pagiging ano ni Brianna, yung pagiging greedy. And yung unforgettable ko po talaga is yung mga, yung away po naming apat. Sa'yo na. Sa'yo. Matapos sa ospital. Sa ospital po. Ayaw, pinahalan. So far, wala pa naman super challenging. Pero yung pinakamahirapan po kung humulog is yung pagkikita po namin ni Mayu. At since hindi ko po alam yung pinaglag ng mga kapatid, since only child po, so nag-isip po talaga ako na ibang way. Paano ko po mararamdaman yun na nawalan ako ng isa? Sa akin po, madami pong unforgettable na mga eksena. Parang nung sa food salad, away po lang ni Brianna na talagang
lumagkit po sa buhok ko hanggang nung kinabukasan kahit nalulula ko. Sorry, no! Utos lang yun! Ay, nako. At saka yung nakita ko po ulit sila mga kapatid ko na yun. Para sa akin po, ang sakit po na-excite na yun dahil love-love ko din po yung mga kapatid ko sa totoong buhay. So, naapektuhan po talaga ako. Yung pagkikita po namin ni Nanay Lilian ko, yung nalaman ko po na hindi po ako kalabiniya, eh, siguro po yung tinulak niyo po ako sa swimming pool. Dahil parang pinabukasan po nung lamig na lamig po ako. Ay, naku. Tatay mo. Madami po. And meron din po ngayon sa script na bago. Feeling ko po magiging unforgettable din po siya sa akin. And ayun, ang dami po kasing eksena eh. Kasi parang kada ano po nangyayari na panibago po kay Mai na apektuhan po ko as Mai din and as Jillian. May sound effects. Sa akin naman po sobrang dami. As in, parang lahat unforgettable. Lalo na yung nakita kang magkakapatid, yung kay Nanay Lilian. Ang dami po. Saka po yung sa nagbagdag kami na kasama sa mga nangangaroon. Yung kay Lady Sima. And syempre po, sa ngayon, yung sampal ko po kay Ellie. Lahat po sila natutuwa kapag sinasaktan ako. Tapos sabi niya pa nga po, tinuro niya pa nga po kung saan ko siya sampalin. Sabi ko po, dito niya po ako sampalin. Tapos biglang dito niya po ako sinampal. Eh maliit po yung mukha niya, kasi malaki yung pangay ko. So, sama ko na lang po. Ito po yung mukha niya, yung kamay namin. Ito po niyo. Ayun, sige pa. So, ayun po yung mga unforgettable moments and yung pinaka-favorite kong scene sa ngayon. So, madami pa po mangyayari. Just hi guys, congratulations to you. Ongoing pa lang to, pero makikita na kayo ng ibang role or character ng mga supporters niya. So, ano masasabi niyo yung the next song ko kayo? Na the next Encantada. Oo nga, panikita po namin yun sa Facebook. So, balik, at sino nga po si Danaya? So, inaano nila sa character. Di ba po si Danaya matapang din palaban? So, why not? Di ba mag-encantage kami soon? Di ba? Abangan niyo. Abangan niyo! Abangan niyo! Abangan niyo! Abangan niyo! Abangan niyo! Book 3. Book 3 na. Ayan, syempre masaya po ko dahil... Sorry. Ako po amin niyo. Masaya po ko dahil nakikita po nila yung kakayahan po namin na mag-play po na iba't ibang characters like yung sa Encantada nga po. Ako daw po si Amiya. Action! Ayan po, masaya po ko dahil naniniwala po sa akin yung mga viewers, yung mga bosses po namin, yung mga fans po namin talaga todo, support po sila. And ayun, masaya po ko kasi ang dami niyo po mga nasasabi po, mga rules po sa amin. Parang pilip po sila na kaya-kaya po namin. Siyempre, ang saya-saya ko rin po kasi, ano lang, nung bata po ako, nung mayroon po yung kasanya, hindi ko po alam bakit ko naisip yun. Kumuha ko ng bukod, tapos ginagaya mo yung mga sabre. Talagang may apoy ako hawak. Tumarang pa to, ito yung so, and then, basta yung so, ayun, so, siyempre, kung given a chance po, diba, why not? Ayun po,
mabait din po yung si Dave. Napakakulit. Okay, okay. Ano ang sasabi niyo? Sinasabi yung kami yung dali lang yung si Utah sa next time. Siyempre po, sobrang nakakatawa. Kasi sobrang dami din po nagsasabi. Dami po nagsasabi na next interlocks na, tar na, so why not? Kasi po ako, magaling talaga ako magsusunod ng costume na. Isa pa rin. Tar match! Wait lang, wala ko palang bago. Ayun po, so, gusto ko po. Gusto ko po din yung magsusunod ako ng costume. Tsaka gusto ko po ng action. Isa pa, isa pa. Thank you, ladies. Thank you. 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 Thank you